Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa Islam, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-uusapan po natin sa gabing ito, ito po ay sakit na talamak sa mga da'iya, partikular mga kapatid sa balik Islam. Pasintabi lamang po, at gaya niyo po, dati rin po ang katoliko, at balik Islam din po ako. Ngunit ito po yung nangyayari, ito po yung waki' ngayon. Ang karamihan sa mga balik Islam, mashallah, talagang pinagpalad sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, pinalad sila sapagkat sila ay niligtas ni Allah mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At bukod pa ron, lalong nadagdagan ang kanilang kabutihan nang sila'y tumahak sa landas ng da'wa. At alam natin mga kapatid, ang pinakamainam na gawain dito sa mundo ay ang pagdada'wa. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Mayroon pa bang anya? Mayroon pa bang mas mainam sa nagdada'wa, nagsasalita tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Yung mga tao nagda'wa para kay Allah, inihikayat yung mga tao tungo sa kadakilaan, tungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Wala nang mas mainam palito na gawain. Ito yung sinasabi sa banal na Quran. Ngayon mga kapatid, ang demonyo alam natin na hindi yan titigil hanggat ikaw ay humihinga. Hindi yan titigil hanggat ikaw ay humihinga. So, kahit gaano ka kagaling, kahit gano'ng kakahusay, kahit sa ulong ang banal na Quran, kahit nagsasalakan ng beses isang araw, ang shaitan, hindi yan titigil at pagkatapos hindi titigil at hindi siya titigil na ikaw ay iligaw hanggat ikaw ay humihinga pa. Sapagkat siya ay nangako ng maraming beses sa banal na Quran na ililigaw niya ang mga tao sa abot ng kanyang mga kaya. Liligaw niya. Tumalaat yan naman bayin aydihim o min khalfim wan aymanihim. Wan shama ilhim wala tajidu aktarum syakirin. Sa ating harapan nandiyan ang demonyo. Sa ating likuran, sa kaliwat kanan, saka nandiyan ang demonyo. At sa hadith pa, as-shaytan yajri majradam. Ang demonyo anya ito ay dumadaloy sa dugo ng tao. Ang ibig sabihin na dumadaloy lagi nandiyan sa atin, nakapaligid sa atin ng demonyo. Lagi na tayong binubulungan, laging winawaswasan. Yan yung payo sa atin, yan yung gawain ng demonyo. Iligaw ang anak ni Adan nang sa ganun napunta sa impyerno apoy. Ngayon mga kapatid, ito yung fitna na to na sinasabi natin na nangyari sa mga balik Islam is yung al-ujub. Ano yung ibig sabihin ng al-ujub mga kapatid? Ito yung pagkamangha sa sarili. Yung pagkamangha sa sarili. So ano yung sinasabi ng ibang mga balik Islam? Ano po? Mashallah, 2 buwan lamang nag-aral, nag-seminar, nakikita mo, pinapasok niya na ang larangan ng da'wa. Alhamdulillah mga kapatid, biyaya yan kay Allah. Pinakamalaking biyaya yan sa iyo pagkatapos ng Islam, ang ikaw ang pasukin mo o tahakin mo yung larangan ng da'wa. Ngunit, kapag namangha si fulan sa kanyang sarili, at ito po ay nangyayari ngayon. Ito ay nangyayari ngayon at nagbabangayan pa sila. Sinasabi ng ibang mga balik Islam, hindi po lahat, no? Sinasabi nila, kaming mga nagdada'wa, kaming mga nananawagan tungo sa Islam, ano po, ay mahusay sa larangan ng da'wa. Kami ang tunay na modelo. Maraming ganyan mga kapatid. At sinisiraan nila yung mga nag-aaral sa university. Eh, wallah. Bakit sinisiraan? Sinasabi nila, kayong mga nag-aaral sa university, binabasa nyo lang yung mga libro, pinag-aaralan nyo lang yung mga libro, ano? Tapos ang tinuturuan nyo lang is yung mga Muslim, yung mga bata, yung mga matatanda na lumaki sa Islam. Ngunit ang pagdada'wa o yung pagpaparating ng Islam sa mga hindi Muslim is hindi ninyo ginagawa. Ito yung sinasabi nila. Which is ito ay mali po. Dahil una pa lamang, ang kahulugan ng da'wa, hindi na nila alam. Ang definition ng da'wa, hindi na nila alam. Bagsak na sila. Bakit?
Sapagkat yung pagkakaunawa nila sa da'wa is yung pagpaparating lamang ng Islam sa mga hindi Muslim. Ang pakahulugan po ng da'wa, mga kapatid, ito po ang pakahulugan ng da'wa. Ang ibig sabihin ng da'wa, tablighul Islam ilan nas. Ang pagpaparating ng Islam sa mga tao. So general po, mga tao. Yan ang ibig sabihin ng da'wa. Magturo ka ng alif bata, magturo ka paano magwudu, paano magsala sa mga Muslim, magturo ka ng bawal. Ipaliwanag mo yung mga bawal at mag-utos ng mabuti. Da'wa po yan. Da'wa yun. Yung ituro mo yung faraid, halimbawa yung kaalaman ng faraid sa mga tao, yan po ay parte ng da'wa. At yung pagtuturo sa madrasa, parte ng da'wa. So kung ang paniniwala natin na ang pagdada'wa ay para lamang sa mga hindi Muslim, si Sheikh bin Baz rahimahullah, si Sheikh Ibn Muhammad Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Salih al-Fawzan, hindi ba sila nagdada'wa? Ano po, hindi ba sila nagdada'wa sapagkat sila ay nakafocus sa kanilang umma? No, dito sa Saudi Arabia, at hindi lamang yan, yung mga fatwa, yung mga tanong sa buong mundo, sinasagot nila, hindi ba da'wa yon? Ito po yung mali, mga kapatid. Ang da'wa, tablighul Islam ilan nas, wa ta'limuhum iya. Ito rin, pagkatapos mong iparating ang Islam sa mga tao, turuan mo sila. Pag naparating mo, turuan sila. At pagkatapos, isabuhay. Yan ang ibig sabihin ng, yan ang ibig sabihin ng da'wa. Ngayon, mga kapatid, napakarami, subhanallah, napakarami mga Islamic centers dito sa Saudi Arabia, dito sa gitnang silangan, at gayon din sa Pilipinas, na nandyan yung ujub sa kanilang sarili. Ang tingin nila sa kanilang mga sarili, sila yung dalubhasa sa pagpaparating at pagtuturo ng Islam sa mga hindi Muslim. Ito po ay mali. Mga kapatid, ito po ay mali. Sapagkat ang da'wa, general po siya. Para sa kalaman natin, Muslim man o hindi Muslim, kapag tinuruan mo ng kabutiang asal, tinuruan mo sumambasa ng isang Diyos, itinuwid mo yung akida niya, itinuro mo yung mga kautusan ng Islam, pinagbawalan mo siya ng shirk, ng bid'a, ng mga haram, yan po ay parte ng da'wa. Parte po ng da'wa yan. Napakaraming mga kapatid natin na balik-Islam na may ujub sa kanilang sarili. Ang ibig sabihin ng ujub, mga kapatid, ito po yung pagkamangha sa kanilang sarili. Sasabihin nila, mahusay ako magsalita, magaling ako magda'wa, marami na akong napasyahada, marami na pa, marami ng taong napayakap sa Islam, marami na akong mga pamphlet na naisulat, ano po, at marami na akong na-translate na libro. Ito ay ujub, pagkamangha sa sarili, na napakapangit na katangian. Ano po, pangit na katangian yan. Yung ujub. At problema ito talaga ng mga ano eh, ng mga kapatid dating balik Islam eh. Napakarami. Yung bilib sa kanilang sarili. Alam mo yan, yung ujub. Subhanallah. At yung ujub, mga kapatid, katangian po yun ng demonyo. Yung pagkamangha sa kanilang sarili. At yung tingin nila, sila lamang yung mahusay, sila lamang yung magaling. Kasaman billah. Sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami po niyan. At yung iba, minamalita nila. Yung mga nag-aaral sa university. Kayo, yung pinag-aaralan nyo lamang dyan, mga libro, pero hindi naman kayo nag-dawa. Tama ba yun? Mga kapatid, ang unang dapat gawin ng isang Muslim, bago siya magdaawa is mag-aral. Bakit? Ano sinasabi sa banal na Quran? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hadhihi sabili. Sabihin mo, Muhammad, ito ang aking daan. Ano yung daan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung da'wa, yung hikayatin yung mga tao sa Islam, yung magturo ng mabuti, magbawal ng masama. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ako ay magdada'wa para kay Allah. Magdada'wa, mananawagan para kay Allah. Ala basira, na may kaalaman. Sino yung nagdada'wa? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdada'wa siya, nagtuturo siya ng may kaalaman. Ano yung kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yan yung wahi, yung revelasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinapadala ni Allah kay Anghel Gabriel at sinasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang wahi, yung revelasyon mula sa Diyos. Ana wa man ittaba'ani, at sa sino mang sumunod sa akin, sa makatawid, sino mang tao ang gustong sumunod sa gawaing da'wa,
sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay mag-aral. Mga kapatid, malaki pong biyaya, sasabihin natin, ang taong nagdadawa. Ngunit, huwag ka mamanghas sarili mo. Una yan. Pangalawa, lumugar po tayo. Paano yung sinasabi natin lumugar? Yung mga usaping fatwa, ano po, yung pagfa-fatwa, huwag mong papasukin yan. Kasi napakaraming tao rito, yung bigay ng fatwa, na mali naman. Alam niyo po yun? Nakikihimasok sa mga malalaking usapin. Ito yung mga problema ng iba nating kapatid na balik Islam eh. Subhanallah, biniyayaan sila ni Allah ng da'wa. Ngunit ang demonyo, lagi nandyan. Kasi ang unang pakay sa atin ng demonyo is yung mag-shirk tayo. Kapag hindi ka kayang hikayatin ng demonyo na mag-shirk, gumawa ng shirk, shirkul akbar, hikayatin niya sa paggawa ng bid'ah. Tayib. Kapag hindi kanya mahikayat sa paggawa ng bid'a sa kanya hikayatin, hikayatin niya sa paggawa ng mga kabair. At yung pagbibigay ng fatwa, mga kapatid, yung pagbibigay ng fatwa, kabilang po yan sa mga malaking kasalanan. Nag-aadan po rito sa atin, inshallah. At antayin natin matapos yung adan. Tapos, pagpatuloy natin, tinatalakay natin na ito'y talaga po ay problema talaga ng mga kapatid natin balik Islam. Shado Allah, ilah, ilah. Shado Allah, ilah, ilah. Shado ang Muhammad Rasul. Shado ang Muhammad Rasul. Gadan lamang po, no? Inshallah, pagpapatuloy pa natin topic natin patungkol sa al-ujub pati al-hawa. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Okay, mga kapatid, ito po yung sinasabi natin kanina na fitna ng mga nangyayari. Actually, hindi lang sa mga balik Islam eh. Lahat ng mga taong nagdadaawa, laging pumapasok talaga yung ujub. At yung ujub, hindi lamang ito problema ng mga sinasabi natin balik Islam. Lahat po ng tao problema ito. Kapag matalino ka, kapag magaling ka, lagi pumapasok dyan yung pagkahanga sa sarili. Na dapat mabigyan ng lunas yung sakit na yan. Kasi kung hindi bibigyan ng lunas yan, maaaring mawalang sahisay ang kanyang mga gawa. Dahil ang lagi niya pinupuri ang kanyang sarili at minamaliit niya na yung iba. Ngayon mga kapatid, ipanalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung mga tao, yung mga kakilala natin at kaibigan na namamangha sa kanilang mga sarili, ito po ay payo sa akin sarili sa inyo, na una payuhin natin sila na magkaroon ng takot kay Allah at lagi nating sabihin sa kanila na ang katangian ay hindi katangian isang Muslim. At isa sa mga malaking lunas upang matanggal yung sakit na ito, ito po ay ang palaging
pagsusubaybay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nariyan at nakakabatid sa ating mga ginagawa at mga sinasabi. Sapagkat yung pagsusubaybay, ano po, at yung lagi mong inaalala na si Allah ay nakatingin sa iyo, alam niya ang ginagawa mo, matatanggal yung ujub sa iyong sarili, yung pagkamangha sa iyong sarili. At ito rin, lagi mong alalahanin ang mga kapintasan mo. Ang mga kapintasan mo. Kasi ako, ikaw, lahat tayo, mayroong kani-kanilang kapintasan. Kaya nga sinasabi, kung alam lamang o kung nakikita lamang ng bawat tao, kung nakikita nyo ang kapintasan ko at nakikita ang kapintasan ninyo, nakikita natin kapintasan ng lahat. Wala na magsasalaman. Ano pa? Wala na magbabatian ng salam. Hindi ka natatabi sa kapatid mo. Hindi mo na siya uupuan. Bakit? Dahil sa kapintasan na mayroon siya. So lahat tayo mga kapatid mayroong kapintasan. Lahat tayo mayroong kamalian. At ito yung dapat nating alalahanin upang hindi tayo mamangha sa ating mga sarili. Kaya yung mga kapatid natin balik Islam, una, alhamdulillah, proud po sa inyo na tulad nyo rin, balik Islam din po ako. Ngunit iwasan po natin yung mamangha tayo sa ating mga sarili. Ano po? At huwag po tayong, huwag natin ibibilang yung mga sarili natin sa mga tao na kung saan sila ay nagdadao para sila ay maging kilala, maging popular, o kaya para sa trabaho, para magkaroon ng posisyon sa buhay, tayo ay nagdadao para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kalaban natin palagi yung shaitan, kasi yung shaitan siya ay may gusto na tayo ay mamangha sa ating mga sarili. Alam niyo po yun? Gusto ng shaitan mamangha tayo sa ating mga sarili. Tagyan po yung una, yung al-ujub. Pangalawa, yung al-hawa. Ano po? Ano ang ibig sabihin ng al-hawa? Ito po ay ang pagnanasa sa ating mga sarili, yung mga kagustuhan natin. At ito ay patungkol sa akida. Pag sinabing hawa, ito ay patungkol po sa akida. May kaugnayan yung akida rito. Kung ano yung opinion natin, ito na yung tama. Kung ano yung may sumalungat sa atin, minamali kagad natin. Ito ay yung hawa. Kasi magkaiba yung syahwa pati sa hawa. Para sa kalaman natin, magkaiba yung syahwa at hawa. Yung syahwa, ito po yung pagnanasa sa pagkain, pagnanasa sa babae, pagnanasa sa mga palamuti ng mundo. Yung hawa naman, ito yung pagnanasa sa yung lagi nang ibabaw ating mga sarili sa ating mga opinyon, sa mga akida, partikular sa mga usaping may kaugnay sa ating doktrina. Na kapag mayroong sumalungat sa atin o hindi natin gusto ang kanyang pananaw, minamali na kaagad natin siya. Ano po? Halimbawa na ito yung mga kapatid natin na nagdadawa at kapag binabanggit nila yung pangalan ni Allah, ang tawag nila ang Allah, ang iba naman si Allah. Ang iba naman para kay Allah, para sa Allah. Ang iba naman sabi ni Allah, ang sabi ng Allah. Yung usapin na yan, mga kapatid, hindi po yan pasok sa akida. Tandaan natin, yan yung papasok yung hawa. Kapag minalimong isang tao, maliin mo siya, kausapin mo, ano yung pananaw mo, ano yung pananaw ko, mag-usap tayo at maglabas ng kani-kanilang katibayan. At tatandaan natin, ang usapin na yan, wala po sa akida. Wala sa akida. Kapag pinasok mo sa akida yan, problema yan, gumagawa ka ng bagong sekta. Gumagawa ka ng bagong sekta. Bakit? Ilang uri ba yung kaalaman, mga kapatid? Yung kaalaman, ito po ay mayroong dalawang uri. Una, ito yung kaalaman mula sa Quran at sa Sunnah. Ito po yung kaalaman mula sa Quran at sa Sunnah. Mayroong katibayan mula sa Quran at sa Sunnah na kung saan hindi yan mali. Yung kaalaman na yan is wasto, tama. Pangalawa, yung dhanni, kung tawagin. Sa ating pananaw, ito ay tama. At ang yung pag-unawa natin sa bagay na yan ay tama. At mayroon din katibayan mula sa Quran at mayroon din katibayan mula sa Sunnah. Yan ay yung ijtihad ng mga ulama natin mula sa ating pananampalataya. Ang usapin na yan, mga kapatid, sa pantukoy sa pangalan ni Allah, wala po yan sa Quran at wala sa Sunnah. So wala sa dalawang kaalaman yan. Ngayon, kung wala sa dalawang kaalaman na yan, bakit nagtatalo yung mga kapatid dating Muslim tungkol sa usapin na yan? Hindi po ba? Bakit siya nagtatalo dyan? Na kung saan ang iba sa kanila nagtatakfir, nagsasabi ng shirk, minamalit na yung iba, bawal magkhutba sa masjid na to, bawal mag-imam sa masjid na to, kapag ganyan yung pantukoy, bawal mag-lecture, yan po ay papasok sa hawa. At ang nakakatakot niyan, baka maaaring pumasok yan sa bida'a. Ano po? Maaaring pumasok yan sa bida'a. Bakit? Dahil yung hawa ang ating nangibabaw. Ang hawa, ang ating pagnanasa sa bagay na yan, sa usapin na yan, ang ating nangibabaw. Ang lagi nangibabaw sa atin.
Yan po yung pangalawa, yung alhawa. At papaano naman yung papaano natin mabibigyan lunas yung hawa, mga kapatid? Mabibigyan natin ng lunas yung hawa kapag lagi nating aalahanin ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa amma man khaf maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sino man yung tao na kalabanin niya yung kanyang pagnanasa. Ano po? At yung tinutukoy rito na sinasabi natin, yung kagustuhan, yung opinion niya sa kanyang akida, sa kanyang paniniwala, yung nagkatayo na siya ng sarili ng sekta, kinakalaban niyan. Ang lagi nang iwago sa kanya, Quran at Sunnah, ayon sa pagkakaunawa ng mga salafus salih, ng mga sahaba, inshallah subhanahu wa ta'ala siya ay maliligtas. Ano po? At sabi rin ni, ang sabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Quran, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabili. At huwag mong susundin yung hawa mo, yung kagustuhan mo. Sundin mo kung ano yung nakalagay sa Quran at sa Sunnah. Sapagkat kapag susundin mo ang iyong sarili, kapag ang lagi nangibabaw sa iyong sarili, ililigaw ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliligaw tayo mga kapatid kapag lagi natin sinusunod ang ating mga sarili. Dapat sumunod tayo sa Quran, sa Sunnah. Sapat na ba yun? Hindi. Kailangan nasa tamang pagkakaunawa ng mga salaf, nasa tamang pagkakaunawa ng mga sahaba, ng mga salafus salih at tabi'un. So ito po yung dalawang problema mga kapatid ng karamihan sa mga tao ngayon, hindi lamang totally mga bal-Islam eh. Pati mga tulabul ilmin sa jami'a na nakakuha ng mataas na grades, mataas na naka-masteral, naka-doctorate, maraming nasa ulo. Yung ujub na yan, sakit lahat ng tao yan na dapat nating kalabanin. At hindi lamang yan, yung alhawa, yung mga ibabaw sa atin palagi, ating mga agustuhan, na wala namang katibayan mula sa Quran at sa Sunnah, kapag mananatili yung bagay na yan sa atin, mga kapatid, tayo po ay maliligaw. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mula sa dila ni Iblis, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Ang mga lingkod ni Allah, ang mga lingkod ni Allah, mga kapatid, sila ay hindi kayang iligaw ng demonyo. Yung mga tamang, yung mga matatapat na lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po ba mga kapatid, dahil sa hawa, dahil sa sariling pagdanasa ng isang tao, yung sa pananaw niya, siya yung tama at yung iba ay mali, nagkakaroon na ng gap yung bawat isa. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, at wala ng pagbati ng salam. Alam niyo po yan, dahil nangibabaw sa kanila yung mga hawa na dapat kalaban ng isang tao yung kanyang hawa. Napakaraming ganyan. Dahil ijtihadi, usaping ijtihadi lamang yan. Bakit? Subhanallah, tapos kumbaga yan yung pagsisikap niya, pananaw niyang tama. Kung yan yung pananaw mong tama, huwag mong mamaliin yung iba. Ano po? Kasi may katibayan din siya. At huwag kang maghahatol sa kanya na mapasok siya sa impyerno o nakagawa siya ng shirk o bid'a sa kanyang, sa opinion na kung anong mayroong hawak siya. Kung ang bawat isa ay mayroong dalil, katibayan mula sa Quran, sa Sunnah, pag-usapan po yan ng maigi. Pag-usapan ng maigi. Ang mga salafus salih, mga kapatid, ang mga sahaba, radiyallahu anhu, nagkakaroon sila ng mga ikhtilaf, bagay na pinagtatalo, hindi na pagkakasunduan, ang bawat isa ay mayroong opinion sa kanila, ngunit nananatili ang kanilang kapatiran, nananatili silang matibay, nananatili silang matatag, at yung pagbati ng salam nandyan, yung pakikisama sa kapwa is lagi nandyan. Hindi nila tinatalikuran yung kanilang kapatid dahil lamang sa mayroong opinion na ganyan. Sa panahon ngayon mga kapatid, talamak talaga yung dalawang sakit na ito eh. Al-ujub, yung pagkamangha sa sarili, at yung alhawa, yung ating pagdanasa, at hindi lamang yun, nandyan pa yung kibir, nandyan pa yung alhasad, yung inggit, at napakarami pa pong sakit na dapat bigyan lunas. At sa Pilipinas din mga kapatid, alam niyo po ba, inshallah sa susunod tatalakayin natin ito kasi magsasalad na rito, ang mga Arabo na tumutulong sa Pilipinas na nagpapatayo ng masjid, nagpapatayo ng madrasa, mga sa mga item, sa mga ulila, isa sa pinakamalaking pangunahing bagay na pansin nila sa mga Muslim doon, particular sa mga da'iya, sa mga masyayikh doon sa Pilipinas, kahit dito lamang sa Saudi Arabia, yung mga Pilipino rito. Alam niyo po ba yung pinakamalaking problema rito? Kahit isang university lamang sila nag-aaral, is yung tribalism. Ayan, yung pagiging makatribo. Totoo po. Yan yung
problema ng mga Muslim. Kahit sa isang university sila nag-aaral, hindi sila nagkakasundo. Kasi ang tingin ng isa, tribo ko mas mainam. Tribo ko mas magaling. Ito yung ano namin. Sa amin nagsimula yung Islam. Mas malakas kami, mas matibay kami. Mas magagaling kami sa inyo. Sa da'wa, ganito ganyan. Yung tribalism. Bawat isa, kailangan gusto niyang mahawakan o magpasakop sa kanyang isa. Walang gustong magpasakop eh. Walang gustong tumalima sa bawat isa eh. Alam niyo po yun? Gusto siya yung pinuno. Gusto siya yung magaling. Gusto siya yung kumontrol. Ito yung problema ng mga kapatid dating Muslim. At hindi natin, hindi yung topic natin eh. Pakapayo lamang yan. At inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na araw is pag-uusapan natin yung problema na yan. Dahil tulad ng sinabi ko, inshallah, siguro magkasama pa ako ng isang magkasama rin ako ng isang sheikh din nila na tatalakayin namin yung bagay na yan. Ipagdoon natin kayo ng maayos yung kalagayan ng mga Muslim sa buong mundo, inshallah subhanahu wa ta'ala, particular sa ating bansa sa Pilipinas, na magkaisa yung mga da'iya, magkaisa yung mga ulama, yung mga tulabul ilm. Tulad ng sinabi ko, at tulad ng sinabi ko, kahit sa isang university lamang yung mga Pilipino na nag-aaral, hindi sila kakasundo. Kasi bawat isa, sila yung magaling. Bawat isa, sila yung mahusay. Sila yung matalino. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, dalain ko kay Allah na patawaran ang ating mga kasalanan at pagpasensya na kung may nasabi ako mali. Ganito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.